Si Rui Hachimura ang kauna-unahang Japanese player to be drafted in the NBA lottery. Pinili ng Washington Wizards bilang 9th overall pick ng 2019 draft ay naging ika-apat na highest drafted player si Hachimura behind kay Yao Ming, Jalen Green at Ejan Lian. Ngunit bago pa man mapunta sa Amerika, isa ng basketball phenom si Rui. Mula sa local courts ng Toyama Prefecture hanggang sa eskwelahan ng Meisei High School ay maaga pa lang, masasabi nating alam na ng mga faithful Japanese fans na bright ang future ng isang Rui Hachimura. With his brute force and athleticism, height at physicality. Kaya naman ngayong araw ay alamin natin ang life story ng isang Rui Hachimura at ang kanyang mga pinagdaanan bago ang NBA basketball. Halina at pag-usapan natin yan, Goat Fam! February 8, 1998 sa Toyama Prefecture, Japan, ipinanganak ang half-Japanese at half-Beninese na si Rui Hachimura. Tama ang pagkakarinig nyo, Goat Fam. May halong African si Rui dahil sa kanyang tatay na si Zakari Jabil na galing Benin. Samantalang ang nanay niya naman ay isang Japanese native na si Makiko Hachimura. Fun fact, ang pangalang Rui ay binigay sa kanya ng kanyang grandfather dahil ang ibig sabihin nito sa Japanese language ay base o fortress. Dahil nga ang kanyang lolo ay big fan ng sport ng baseball. Bago nga siya maglaro ng basketball ay ito muna ang unang sport na nilaro niya bilang isang catcher at pitcher. Pero dahil sa tumangkad ng sobra si Rui ay nag-shift siya ng focus sa basketball at naglaro ng high school basketball para sa Meisei High School. Luba siyang nakilala sa buong Japan dahil sa kanyang imposing basketball skills at superior athleticism sa kanyang kompetisyon. Siyempre, hindi rin maitatanggi na skilled player talaga ang 6'8 forward, kaya naman pinangunahan niya ang Meisei sa isang national title noong 2013. Sa sumunod na taon ay tagumpay nilang nadepensahan ang kanilang corona na muli, si Rui na naman ang naging best player para sa Meisei. Dahil dyan ay nabigyan siya ng recognition outside Japan at naimbitahan maglaro sa Jordan Brand Classic. Bukod dyan ay napansin din siya ng Gonzaga Bulldogs at dito siya nag-commit para maglaro ng kanyang collegiate career. Nagka-problema pa bago tuluyang paglaruin sa USNCAA si Rui dahil sa issue na mahina raw makipag-communicate ang Japanese player sa English. Nag-review pa siya ng 3 months para sa Scholastic Aptitude Test at pinataas ang kanyang GPA para officially ma-enroll sa Gonzaga. Tagumpay naman si Hachimura dahil bago magsimula ang 2016 college season ay na-meet niya lahat ng requirements at mga exam. Though isang phenomenal na high school player ay malaki ang naging adjustments ni Rui sa pagtalon papuntang college basketball sa USA. Hindi naging sapat na malaki lang siya at athletic at kinailangang i-work hard ng mga flaws ng kanyang laro. Sa kanyang freshman year ay nag-average lang siya ng 2.6 points and 1.4 rebounds in 4.6 minutes of playing time. Talagang pinakadulo ng rotation ng Bulldogs ang binagsakan ni Rui noong taon na yan. Pero imbis na ma-down ay lalo pang nagsipag si Hachimura. Each practices ay binigay lahat ng Japanese forward para ma-earn ang kanyang mga minuto sa pagpasok ng kanyang sophomore season. Yan naman exactly ang sinukli sa kanya dahil lubhang nag-improve ang isang Rui Hachimura. Mula sa abysmal first year niya ay tumalo ng kanyang averages patungong 11.6 points and 4.7 rebounds in 20.7 minutes per game. Diyan na siya nakakuha ng atensyon sa mga NBA scout, ngunit feeling ng kanilang kampo ay hindi pa sapat ang mga yan kaya't bumalik siya ng isa pang taon sa Gonzaga. Sa pagbabalik ni Rui ay siya na ang best player ng Bulldogs. Siya ang itinanghal na WCC Player of the Year noong 2019 at the same time ay napunta rin siya sa top 10 NBA prospects para sa 2019 NBA draft. Nag-average siya ng 19.7 points, 6.5 rebounds and 1.5 assists per game. Dahil sa pagtaas ng draft stock at atensyon kay Rui ay nag-declare na siya sa draft matapos ang 2019 college season. Napili naman ng Washington Wizards si Rui bilang 9th overall pick ng draft. Ang ikalawang Japanese player na na-draft behind kay Yasutaka Okayama. Pero siya nga ang kauna-unahang Japanese born na napili sa NBA lottery. Masasabi nating nag-translate naman ang skills ng 6'8 forward sa NBA dahil napili siya as a second team all-rookie with his 13.5 points, 6 rebounds and 1.8 assists sa unang taon niya sa liga. Sa ngayon ay nagkakaroon nga siya ng mga great recent string of games para sa Lakers sa kanilang Western Conference Showdown laban sa Denver Nuggets. Hindi rin natin na-mention na si Rui ang sasandala ng Team Japan sa paparating na FIBA World Cup 2023 kung saan goal nilang makabalik muli sa Summer Olympics para sa 2024 sa Paris. Si Rui Hachimura ang kasalukuyang kinukonsidera na the best basketball player sa history ng Japan. And rightfully so, deserve ng scoring forward ang recognition na iyan. Ito nga ang naging kwento at journey ng isang Rui Hachimura patungo sa NBA Goat Fam.